Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wa kafa wa salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Ang mga hakbang ng demonyo o mga paraan ng demonyo, ito ay may mga baitang, may mga libel. Sinasabi sa banal na Quran, Inna shaytana lakum aduhun fattakhiduhu aduwa. Innama yad'u hizbahu liyakunu min ashabis sa'ir. Ayon sa pinakamalapit itong kaulugan, sinasabi sa banal na Quran, ang sabi ni Allah, katotohanan ang shaytan, no, ang isinumpang demonyo, siya ay inyong kalaban. Kalaban natin ang demonyo, kaaway natin. Ano yung kasunod na sinabi ni Allah patungkol dito? Fattakhiduhu aduwa. Ituri niyo siya na kalaban din. Paanong kalaban? Ang demonyong inyong kalaban at ituri niyo rin siya na inyong kalaban. Anong ibig sabihin nito? Kapag kalaban mo ang isang tao, yung ginagawa mo, iniiwasan mo siya, nilalayuan mo siya, ayaw mo maging katulad niya, di ba? Kaya nga sinabing kalaban, kinakalaban mo siya. Ang sabi ni Allah subhanahu wa ta'ala, ilayunin niyo ang inyong mga sarili sa kanya. Bagkus kayo ay maging masunurin at to magpapanin lang sa kanya. Ang sabi ni Allah subhanahu wa ta'ala, innama yadu hizbahum liyakunu min ashabis sa'ir. Katotohanan ang kanyang mga kasamahan, kaya sila nang hihikayat, no? Ang hihikayat ng masama upang sila ay mapabilang sa impyernong apoy. Ngayon mga kapatid, ang sabi ni Ibn al-Qayyim rahimahullah, ang sabi niya, may mga akabat, may mga paraan ang demonyo, may mga kagustuhan sa atin ang demonyo. Ano-ano ito? Ang unang akaba, yung unang gusto sa atin ng demonyo ay ang al-kufur billahi wa dini, ang pagtakwil ng pananampalataya kay Allah at sa kanyang relihiyon. Ano ang ibig sabihin nito? Ang gagawa ka ng ibang Diyos liban kay Allah. Ito yung pangunahing hakbang ng demonyo upang maligaw ang tao. Ang maligaw sa tauhid, sa kaisahan ni Allah subhanahu wa ta'ala, yung mga shirk, halimbawa nito, yung shirk, yung gagawa ka ng ibang Panginoon maliban kay Allah, o yung magkakatay ka at yung kinatay mo, inalay mo sa Diyos-Diyosan, o inalay mo sa bato, inalay mo sa ribulto, inalay mo sa engkanto, o sa anumang bagay yan. Ito yung pangunahing pakay sa atin ng demonyo, ang makagawa ang tao ng shirk. Shirk na malaki at shirk na malaki. Shirk na malaki at shirk na maliit. Yung shirk na maliit, ang tinutukoy rito is yung pakitang tao. Yung gagawa ka ng pagsamba, ngunit ang layunin mo sa pagsamba na yan upang ikaw ay puriin o bigyang pugay ng mga tao. O di kaya naghahangad ka ng gantimpala dito sa mundo. Anumang material na bagay yan. Ibig sabihin, ang ginagawang pagsamba ay hindi malinis para kay Allah o hindi para kay Allah subhanahu wa ta'ala. Ngayon kung ang tao ay matibay, ang isang Muslim ay matibay, ang ibig sabihin, hindi siya nagpapadala sa mga shirk o sa udyok ng demonyo. Kukunin siya ngayon sa pangalawang hakbang, sa pangalawang pakay ng demonyo. Ano ito? Yung mahatak ang tao sa paggawa ng bid'a. Sa paggawa ng bid'a. Ano yung bid'a para sa kaalaman natin? Ang bid'a mga kapatid, ang ibig sabihin nito, kullu ma ahdatha fid din. Lahat ng gawain na mga bagong aral sa Islam, yan ay bid'a. Ano yung halimbawa niya? Yung pagse-celebrate ng birthday ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, hindi niya ito ipinag-utos, hindi niya ito ginawa, hindi ginawa ng mga sahaba ng kanyang mga asawa, ito ay kabilang saan sa mga bid'a. O yung pagse-celebrate ng sa ika-10 ng buwan ng Muharram, katulad ng ginagawa ng mga Shia, hindi ito ginawa ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. At napakaraming bid'a mga kapatid. Iwasan natin yung mga baguhang aral sa pananampalatayang Islam. Nangyayari ito kadalasan sa mga kasalan, no, sa mga kasalan kung ano-ano yung ginagawa nila, yung birthday o ano man yan, ang marapat sa isang Muslim, layuan niya yung mga baguhang aral sa Islam. Ang sabi ni Propeta Muhammad, man ahdatha fi amrina hadam ma laysa minhu fahuwa rad. Sino man anya ang gumawa ng isang gawain na hindi namin ipinag-utos na wala sa aming aral, ito ay hindi tatanggapin sa kanya. Ang gawain na yan ay babalik din sa kanya. Ang pangatlong pakay sa atin ng demonyo, kung hindi niya tayo mahatak sa shirk, kasi matibay ang pananampalataya ng isang tao, hindi niya tayo mahatak sa bid'a, saan niya tayo hatakin? Sa kabair. Ano yung kabair mga kapatid? Yung kabair sa Tagalog, ito yung malalaking kasalanan. Ang halimbawa nito yung pagpatay, yung pagnanakaw, yung paninirang puri, yung panlilibak, o yung adultery, yung pagkain ng may interes, riba,
yung pagpapatubo, ang lahat ng yan ay kabilang sa malalaking kasalanan. Taib, ito yung pangatlong bagay o pakay sa atin ng demonyo. Kung matibay ang iyong pananampalataya, hindi kanya kaya makuha sa shirk dahil matibay ang iyong tauhid. Hindi kanya kayang kunin sa bid'ah dahil nakapag-aral ka. Dito kanya kukunin saan? Sa mga kabair, sa malalaking kasalanan. Kaya mapansin natin yung iba, hindi nga gumagawa ng shirk, pero nainom ng alak, o kaya kung sino-sino yung babae na kasama, nagsusugal sila, no? Doon sila nahatak ng demonyo. Pero kung tatanungin mo sila, sino yung Panginoon nila regarding sa tauhid, matibay sila sa kanila sa mga bid'ah, ngunit sa malalaking kasalanan, doon sila nayayari. Doon sila nakukuha ng demonyo. Ang pang-apat, yung napakay ng demonyo, kung hindi kanya kaya sa makuha sa kufur, sa shirk, sa bid'ah, sa malalaking kasalanan, kukunin kanya sa maliliit na kasalanan. Ito yung katanungan. Ang sabi sa pang-apat, ano yung pang-apat? Sa maliliit na kasalanan. Paano malalaman ano yung pagkakaiba ng malaking kasalanan at maliit na kasalanan? Ang malaking kasalanan, mga kapatid, ito yung mga kasalanan na nabanggit sa Quran at sa Sunna ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam na kapag ginawa ng isang tao, ito ay may kaakibat na parusa. Ano yung halimbawa nito? Yung chismis, yung pag-aakusa sa isang tao na nakagawa ng adultery, nakagawa ng zina, o na ipagtalik sa hindi niya asawa, ipagkakalat mo sa mga tao na wala namang katotohanan, may parusa po yan. O yung adultery mismo, yung pagnanakaw, ang lahat ng yan, mga kapatid, ay may parusa. Yung pag-inom ng alak, yan din ay may parusa, kaya malaki po ang kasalanan na yan. Yung maliit naman na kasalanan, ito yung mga hindi nabanggit. Kapag ginawa ng isang tao, yung kasalanan na ito, kasalanan siya, ngunit walang kaakibat na parusa na naaayon sa banal na Quran at sa Sunna ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ano yung halimbawa niya? Yung pagtingin sa haram. Pakikinig ng haram, halimbawa, panonood ng haram o yung paghawak sa haram. Yung mga bagay na yan, hindi nabanggit ang parusa sa Quran at sa Sunna, ngunit yan ay kasalanan. Ang kasalanan na yan, malaki o maliit? Maliit. Yan lamang yung kaya nga may pag-aayuno na nabanggit sa si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam patungkol sa kapatawaran sa kasalanan. Nakaraang taon at darating, ang tinutukoy rito, mga kapatid, napapatawarin yung mga maliliit na kasalanan. Minsan nakapagsalita ka ng mga bagay na walang kabuluhan, nang walang saysay, akala mo walang kasalanan, walang tawag rito, hindi kasalanan, yung pala ikaw ay nagkakasala na. Yan yung mga pinapatawad ng pag-aayuno na banggit sa hadith ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, napapatawarin yung nakaraang taong kasalanan at darating maliliit na kasalanan. Ang pagkakaiba, ulitin natin, ano yung pagkakaiba ng malaking kasalanan at maliit na kasalanan? Yung malaking kasalanan, ito yung mga gawain na kapag ginawa ng isang Muslim, may kaakibat na parusa na nabanggit sa Quran at sa Sunna. At ang maliit na kasalanan naman, ito yung mga kasalanan na hindi walang parusa, na hindi nabanggit sa Quran at sa Sunna. Ngunit ang isang tandaan natin, may mga tao na hinahayaan lamang nila na sila ay makagawa ng maliit na kasalanan. Sabi na, maliit lang naman, hindi naman malaki, wala namang parusa sa Quran at sa Sunna. Dahil sa pagiging pabaya niya sa paggawa ng maliit na kasalanan, ang puso niya nangingitim na. Tandaan natin, napakadelikado nito, mga kapatid. At kapag nangingitim na yung puso, sabi sa hadith ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yung puso natin, ito ay puti. Kapag nakagawa ng kasalanan, tinutuldo ka niya ng itim. Isipin mo yung puting tela, tuldo ka mo ng itim. Yan ang kasalanan, halimbawa. Ganyan yung puso. Kapag nagtawba, nagbalik loob kay Allah, natatanggal yung itim na yun. Kapag nakagawa ulit ng kasalanan, tuldo. Kapag nakagawa, tuldok. Kapag nakagawa, tuldok. Ito yung mga epekto ng maliit na kasalanan. At kapag dumami yung maliit na kasalanan, nagiging itim yung puso. At kapag naging itim yung puso, dahil sa kasalanan, nagiging kasi, matigas ang puso ng tao. Kaya kahit papayuhan mo siya, pagkasalita, papayuhan mo tungkol sa Quran, tungkol sa Sunna, napakatigas ng puso. Papasok sa kanyang sa kanang tenga, lalabas sa kaliwang kaliwa, yung payo, yung aral mula sa Quran at sa Sunna. At parang hindi siya pinayuhan. Ganyan, mga kapatid, yung matigas na puso. Parang pader yan, matibay, no? Matigas masyado, babatoy mo ng bola, halimbawa yun yung payo, ano yung mangyayari sa payo mo, babalik lang yung bola. No? Pasok sa kanan, labas sa kaliwa. Ito yung epekto ng maliit na kasalanan kapag naging pabaya ang isang tao. At nakakatakot din, mga kapatid, dahil sinasabi ng mga ulama, iwasan mo yung malaking kasalanan, malaki man o maliit. Iwasan mo yung mga kasalanan, malaki man o maliit. At huwag na huwag mamalitin yung kasalanan sapagkat ang bundok, sabi, ang bundok ay nagmula sa maliit na bato. Ano ang ibig sabihin? Yung malalaking kasalanan, saan sila nagmumula? Saan sila nag-uumpisa? Sa maliliit na bato. So ito yung pang-apat na pakay sa atin ng demonyo.
tayo ay kukunin saan? Sa maliliit na kasalanan. Yung panglima, al-mubahat. Anong ibig sabihin nito? Al-mubahat, allati la haraj fi, la haraja ala fa'iliha. Fashaghilahu biha an istikthari min at-ta'at wa an al-ijtihad wa fi at-tazawwud lima'adihi. Ang ibig sabihin nito mga kapatid, yung mga bagay na pwede sa Islam. Ano yung halimbawa nito? Yung paggamit ng cellphone, pwede yan gamitin sa Islam. Yung pagbabasketball, yung exercise, yung gym, yung paggamit ng laptop, yung negosyo sa Islam, pwede yan. Lahat ng mga bagay na pwedeng gawin sa Islam, dito magiging abala yung tao. No? Ito yung payo ng demonyo. Diyan ka na maging abala sa mga bagay. Kasi pwede naman yan eh. Halimbawa, yung paglalakbay, pagpunta sa dagat, o pagpunta sa bundok, mamashel ka sa falls. Kasi ang lahat ng yan pwede sa Islam. Ano yung gusto ng demonyo sa'yo? Yung oras mo, doon mo na lang igugol sa mga bagay na pinapahintulutan. Right? Saan? Sa mga bagay na pinapahintulutan, hanggang sa ikaw ay maging abala sa mga mas maiinam na gawin. Halimbawa, sa pagsunod kay Allah, sa pagsasala na nabes isang araw, dahil sa laging abala ka na dyan, nakakalimutan mo na mag-ayun ng mga sunna, magsala ng mga sunna, gumawa ng kabutihan, magbigay ng sadaka, magbasa ng Quran. Hindi ka nakapagbasa ng Quran dahil saan? Dahil sa paggamit ng cellphone o panonood ng mga bagay na walang kabuluhan o yung pagpunta sa mga karagatan, sa disyerto, yung paglalakbay, yung mga bagay na pwedeng gawin sa Islam. Pwede naman yan eh. Wala nang problema. Ang ngayon, tayo ay naging abala na dun. At yung mas mainam gawin, yung mga pagsamba, yung mga sunna, yung pagtulong sa kapwa, yung pag-aaral, yung magiging baon natin sa kabilang buhay, nakakalimutan na natin. So, yung mga ganyang paraan, kapag naging abala yung tao dyan, dyan na kukunin siya, dyan siya kukunin ng demonyo. Kasi matibay ang kanyang iman. Hindi siya makuha sa shirk, hindi siya makuha sa bid'a, hindi siya makuha sa malaking kasalanan, hindi siya makuha sa maliit na kasalanan. Saan siya kukunin? Kukunin siya sa mga bagay na pinapahintulutan. Ang pang-anim. Akbatul a'mal al-marjuhal mafdula min at-ta'at. Ito, napakadelikado nito mga kapatid. Ang ibig sabihin nito, ang isang Muslim, halimbawa, may dalawang kabutihan. Ito mas mainam gawin, ito mainam. Mabuti, mas mabuti. Maganda, mas maganda. Ang gagawin ng demonyo sa iyo, lagi kanyang pipilitin, bubulungan na gawin mo lamang yung mabubuti. Sige, maging matuwid ka. Diyan ka lamang. Samantalang yung mas mainam, kinakalimutan mo na. Ano yung halimbawa nito? Halimbawa, yung pagdadaawa. Ang daawa, mabuti. Malaking gantimpala yung pagdadaawa. Ito ay gawain ng mga propeta. Ngunit ang demonyo, pipigilan kanyang mag-aral. Huwag kang mag-aral. Huwag kang makinig sa mga scholar. Mag-aral ka lamang. Magdaawa ka lamang, magturo ka lamang. Ngayon ang tao hindi na nakikinig sa mga ulama, hindi na nag-aaral, doon na siya naging abala. Samantala ang pinakamainam is mag-aral ka muna, pagkatapos saka ka magdaawa. Kasi yan ang sinabi sa banal na Quran. Ang utos ni Allah Subhanahu wa Ta'ala kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ay humingi ka ng kapatawaran. Ang sabi ni Allah Subhanahu wa Ta'ala, fa'alam annahu la ilaha illallah. Alamin mo na ang iyong Panginoon ay nag-iisa, ibig sabihin mag-aral ka. Utos na mag-aral pagkatapos humingi ka ng kapatawaran. Mag-aral ka muna, magsaliksik ka ng kaalaman, pagkatapos magdaawa ka. Ito yung pinakamainam mga kapatid. O di kaya naman, bubulungan ka ng demonyo, tulungan mo to, tulungan mo sila. Pero may yung mga mas maiinam, tulungan, yung mga mas maihirap, hindi mo na tinutulungan, pinapabayaan mo yung mga mas higit na nangangailangan. Nakuha niyo yung pagkakaiba mga kapatid? Ang gagawin siya ng demonyo, kunin mo yung mainam, iwan yung mas mainam. Kunin mo yung mabuti, iwan mo yung mas mabuti. Okay? Kunin mo yung maganda, iwan mo yung mas maganda. Kunin mo yung may gantimpala, iwan mo yung mas malaking gantimpala. Ito yung gusto sa atin ng demonyo. Sana po maliwanag yun. Yun ang ika-anim. At ang ika-pito bilang pangwakas, ito yung balak sa atin ng demonyo, yung tayo ay mapinsala natin ang mga tao sa pamagitan ng ating dila, sa pamagitan ng ating kamay, no? O kaya sa puso natin, dito pumapasok yung demonyo. Kumbaga, gagamitin niya yung ating mga kamay, gagamitin niya yung ating mga yung tayo, sa madaling salita, upang tayo ay makapanakit ng kapwa. Hilingin natin kay Allah Subhanahu wa Ta'ala na nawa ilayin niya tayo sa mga ganitong katangian, sa mga akabat o sa mga paraan
ng demonyo, tayo ay makibaka sa ating sarili, kalaban natin ating sarili, ang ating mga kagustuhan mula sa mga masamang bagay na gusto sa atin ng demonyo, at lagi tayo magpakupkup kay Allah Subhanahu wa Ta'ala, humingi ng tulong kay Allah Subhanahu wa Ta'ala na tayo ay maproteksyonan niya, mapangalagaan niya sa demonyong isinumpa. Wallahu a'lam, sallallahu wasallam ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.